Mga bata, magandang hapon sa inyong lahat. Kami nga po pala ay mga mag-aaral mula sa University of Nueva Cáceres. At ngayon, ituturo namin sa inyo ang aming ginawang Fire Disaster Preparedness Plan. Ano nga ba ang Fire Disaster Preparedness Plan? Ito ay ang plano kung paano tayo magiging safe kapag mayroong sunog. Okay. Ako nga pala ang iyong kuya, Gregan. At ako ang inyong ate, Loisa. At ako si Kuya Mon. At ako naman si Kuya Simon. At ngayon, pag-uusapan natin ang apoy. Fire is dangerous. Fire can happen when a flammable material came in contact with fire or heat. Ang apoy ay mapanganib sa tao at pwede ito mapapaninsala ng mga ari-arian at pwede makamatay ng tao. Ang apoy ay nangyayari kapag ang flammable material ay nakalapit sa apoy o sa init. Flammable materials are materials that ignite more easily than other materials. Ang ibig sabihin ng flammable materials ay itong mga bagay na mas madaling kumapit sa o madaling umapoy kaysa sa ibang bagay. May alam ba kayong flammable material? Yung mga bagay na madaling masunog? Sino? Okay. Sige, paper. Oh, tama! Tama! Ikaw. Yan, tama. Wala na bang iba? Cortina, tama. So, tingnan natin kung tama ang inyong mga sinabi. Ito ang halimbawa ng mga flammable materials. Rubber, wood, paper, and gasoline. Okay? So, ngayon, may gagawin tayong laro. Diba? Ayos ba yan? Ilalang kayo dito pinalang. Kaya ito ay flammable material. Tama? Oo! Okay. Next. Ano to? Flammable materials or index? Ito ay papel. Kaya ito ay flammable material. Tama siya. Palakpakan natin. Oh, bato. So, ano to? Flammable or index? Eh,
Tama. Ang bato ay hindi flammable material. Kaya tama siya. Palakpakan natin. Next, next, next. Next. Ano po? Flammable or flammable? Ang kahoy ay flammable material. Tama? Oo. Oo, tama. Palakpakan natin. Hindi ito flammable material dahil ito ay semento. Ngunit palapakan pa rin natin siya. Ito, ano to? Ano pangalan nito? Ito. So ano to? Flammable or flammable? Ang kanyang sagot ay flammable material. Ito ay flammable material. Oo o hindi? Oo! Tama siya. Palapakan. Ang rubber ay flammable material. Inang sunod, si tropa ni Kuya Simon. So, ano to? Anong bagay na to? Newspaper. So, flammable or hindi? Flammable ba? Ang papel ay flammable material. Oo o hindi? Oh! Tama siya. Palakpakan natin. Tama siya. Ang ang metal ay hindi flammable material. And that... Aaron! Ang bakal ay hindi flammable material. Kaya palakpakan natin siya. Amin ang tatalakayin kung bakit nga ba mapanganib ang apoy. Okay, ayos lang ba yun malaman nyo? Fire can cause harm to human life. Fire can cause burns and it can be fatal when a human came in contact with fire. Fire smoke that you can inhale is also dangerous to your health. It can cause respiratory diseases and shortness of breathing. Ayun nga sa sinabi ni Kuya Grega, nung pag-anig ang apoy, lalo na pag nalangkap nito ito. Lalo na yung usok, pag pumunta sa inyong respiratory, maaaring masira ang iyong baka. Kaya mapanganig. May nakita na ba kayong apoy na walang usok? Wala po! Wala pa! Wala pa! Ang usok kasi, kapag ang halimbawa, kapag ang isang ito nasunog siya, ang usok ay makapal. At pag ito ay makapasok sa inyong ilong, mahihirapan kayong huminga. At pag kayo mahirapan huminga, maaari kayong mahimatay. Kaya ito ay mapanganib. At sino na dito ang nasunugan na ng balat? Sino? Masakit ba? Oo. Maswerte ka kasi hindi malaki yung apoy na tumama sa'yo. Kasi pag ikaw ay masunog, maaari ka mamatay. Kaya rest in peace. Pero bata pa naman kayo, kaya ayaw pa namin mamatay kayo. Kaya umingat sa paggamit na apoy. Ano ang tatandaan pa paggagamit ng apoy? Ingat kayo at humingi ng tulong sa mga nakakatalika. Okay.
apoy humingi ng tulong sa matatanda. Tama, ang gagaling nyo. So, fire can destroy properties, belongings, and communities. Fire can also damage valuable properties like houses and cars. A lot of money are wasted because of fires. It can range from thousands of pesos to millions of pesos. Communities can be destroyed in a matter of hours because of fire. Ako po ay pampanganib na ito na kapasila ng mga ari-arian tulad ng bahay at mga kagamitan. At pwede din itong makasila sa isang komunidad. At pwede itong naapektuhan sa kanila na naubusan at nawawala ng kanilang bahay. Sino dito ang nanonood ng news? Sino dito ang makakakita ng mga balita tungkol sa sunog? Nakita niyo ba yung mga umiiyak? Oo! Bakit kaya sila umiiyak? Tama! Nawalan sila ng mga gamit at bahay. Ikaw bakit? Sige na, sige na. Oo, tama. Dahil namatayan ng pamilya. Katulad ng sinabi ko kanina, maaaring magresulta ng pagkamatay ang apoy. At maaari rin itong magresulta ng pinsala sa mga ari-arian. At ang mga ari-arian na ito ay pwedeng nag-range mula 100,000 to 1 million to millions of pesos. Kaya dapat mag-umingat tayo sa paggamit ng mga bagay na may apoy. Okay ba? At ang apoy ay hindi lang nangyayari sa ating bahay. Ito rin ay nangyayari sa ating pangalawang bahay. Ano ba ang pangalawang bahay natin? Tama, paaralan. Oh. The Red and Gray on Fire. Last April 2017, a fire occurred at a computer laboratory in the University of Nueva Cáceres. Thankfully, the Bureau of Fire Protection responded immediately. Alam niyo po mga bata, noong last April 2017 ay nagkaroon ng sunog sa aming paaralan, University of Nueva Cáceres, sa computer lab. Buti na lang at nag-responded agad ang Bureau of Fire Protection. So, nagpapasalamat kami sa kanila dahil tulungan nila kami. Ang Bureau of Fire Protection ay ang ating mga tagapagsagip at tagapagprotekta tuwing may sunog. Sila yung mga tinatawag natin bombero. Tama. So, kung ganun nga, maaari itong mangyari sa ating bahay at sa ating paaralan, dapat maging tayong handa. Students should have the knowledge on how to prepare when the fire occurs for their own safety and safety of their peers. Dapat alam natin kung paano tayo magiging handa at kung ano ang ating gagawin para sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng ating mga kasamahan. Tama? Opo! Okay. Ang purpose ng aming presentasyon ay para ma-educate kayo o ipaliwanag sa inyo kung paano ba kayo magiging handa at magiging ligtas pag may apoy. Okay? So, meron kaming hinanda mga infographics para sa inyo. Mamaya, pwede ninyo ito habang kumakain kayo, may pagkain kami dyan, hintayin na lang natin pagkatapos, maaari ninyo ito tingnan. Okay lang ba yun sa inyo? Opo! Ngayon, i-discuss na ni Ate Eloisa, ni Kuya Bon, at ni Kuya Simon ang laman ng aming mga infographics. Okay lang ba yun? Opo! So, safety guide ato sa ating bahay. Install fire detectors to every floor of the house and change its battery twice a year. Kung meron kayong fire detectors, mas
alam, malaman agad kung may puso or may apoy sa inyong bahay. Sunod ay designate exit area. Plan where the family members should exit when fire broke out in the house. Dapat pag-usapan ng inyong pamilya kung sakali man magkaroon kayo na tulong sa inyong bahay, alam nyo kung saan kayo dadaan, kumbaga kung saan yung safe na Pangatlo ay have fire extinguisher. Fire extinguisher can kill fire. Buy it and each family member can learn how to use it. Kailangan meron ko yung fire extinguisher upang sakali man o mayroon magsunog sa bahay nyo, pwede nyo ito magamit upang patayin ng apoy at pwede kayong makaligtas. At ang sunod ay escape fire. If fire broke out, stay calm, escape the house, stay out of the house, and call for help. So, kapag may sunog na, hindi kayo mag-i-stay sa bahay. Diba? Opo! Lalabas kayo. Dapat kalmado lang kayo, hindi kayo magpanik, at lumabas na kayo ng bahay. Okay? Mamaya, ipapakita namin kung paano ba ang tamang paraan ng paglabas ng isang bahay. Okay? Opo! Prevent fire. Prevent fire by monitoring appliances, electrical lines, and candles. So kung gagamit kayo ng mga appliances tulad nito, TV, mga projectors, kailangan alam niyo kung gaano magpapagal. Kumbaga, para hindi agad to ay para hindi agad masunog kung sakali naiwan niyo. Kaya mas mabuti kung iiwan niyo ang inyong appliances. So, sunod ay call for help. Call the fire department if a fire broke out in the women's room. So, pag nagkaroon ng sunog, anong dapat natin gawin? Tawagan ang bumbero! Very good! So, mamaya, pag tingin ninyo ng ating mga infographics, meron dito ang BFP Naga o ang mga bumbero ng Naga. Meron sila dito contact number. Maaari ninyo itong isulat sa inyong mga papel upang kapag may sunog, alam ninyo ang number, pwede ninyo itong ibigay sa inyong mga magulang upang makatawag sila sa mga bumbero. Malinaw? Opo! So, ngayon, hindi nyo naman sila ito i-memorize. Kung isulat nyo lang kung gusto nyo. Okay lang ba yun? Opo! Okay. So, ito na ang Fire Safety Guide for Business Establishment. Ito naman ay yung mga sa business. Okay? So, i-discuss rin namin yan. Get fire permit. Follow the regulation of BFP to have a fire safety permit for a fire safety. Kung meron kayo mga business, kailangan nyo kumuha ng fire permit upang mga employee ninyo at mga customer ay maging ligtas sa sabana. Sino dito ang may business? Ang magulang. Okay. So, sabihan ninyo ang mga magulang nyo na kumuha ng permit sa Bureau of Fire para maging ligtas ang inyong business. Okay ba? At pag pumupunta kayo sa mga establishmento ng business, tingnan nyo rin kung sila ay may fire permit para makita nyo kung kayo ba ay safe doon sa business na inyong bibilhan. Okay? Next. Fire safety plan. Conduct drills for employees and designate fire exits in case of fire breakout. So, nagkaroon na ba dito ng fire drill? Oo! Kailangan din yan, pati na rin sa ibang opisina. Dahil para maging tayong ligtas para alam ang gagawin. Okay, ang sunod ay firefighting equipment. Buy a maintained firefighting equipment like fire extinguisher and sprinklers. Kung meron kayo, kagaya nga kay ate, kay baby girl,
ngayon, follow the plan. If the fire broke out, conduct the fire safety plan of employees and guide customers to safety. So, kapag nasa business establishment kayo, sundin nyo lang ang instruction ng mga empleyado ng business. Tama? Kasi, kapag meron na kayo, kapag nag-fire drill na kayo, dapat sundin ninyo ang plano. Hindi yun, susunod lang kayo sa fire drill, at pag nangyari na yung apoy, magpapanik na kayo. Okay? Hindi yun pwede. So, ngayon, pagparehas lang naman tong dalawa. Mag-i-ed na tayo sa fire safety guide for barangay. Okay? Conduct seminars to educate the citizens about fire safety and prevention. Kailangan ng mga tao sa barangay ay mag-conduct ng seminars upang malaman nila kung paano sila makakatakas o maliligtas pag may sunog. Ang ito ay mahalaga upang ang mga mamamayan ng barangay ay ligtas pag may apoy at alam nila kung ano ang gagawin. Magkakabarangay ba kayong lahat? Oo! Oh, tama yan. Para pag may nasunugan yung isa, pwede ninyong matulungan at alam nyo kung ano ang gagawin nyo. Okay? Tama! So, fire safety plan. Conduct drills to the population and designated population area in case of fire. So, nasaan dito ang Barangay Kalawar? Oh, yan. Yan. So, mas mabuti na mag-conduct ulit sila ng drill para alam rin ng iba na nakararami kung paano makaligtas sa ito. Prepare for assistance. Officials should prepare assistance to victims of fire like food and basic goods. So, kapag may nasunugan, dapat ang barangay ay merong ibigay sa inyo na relief goods. At kung meron kayo, kunwari, nasunugan ang inyong kaibigan, pwede ninyo silang bigyan ng kaunting tulong. Tama? Opo! At sa ang mga susunod na naman ay sundin ninyo ang plano ng barangay at mag-ingat kayo sana hindi magsimula ang apoy at kontakin o tawagan ang mga bumbero. Kagaya nga ng sabi ko, mamaya habang kumakain tayo, pwede ninyo itong tingnan. Okay? At pwede nyo rin tingnan itong contact number ng Bureau of Fire Protection Naga. Sila yung mga bumbero ng Naga. Okay? So, nasabi na namin sa inyo kung paano magiging ligtas sa bahay, sa business at sa barangay. Tama? So, ngayon ipapakita naman namin sa inyo kung paano ba magiging ligtas kapag nasa paaralan. Okay? Ipapakita namin ang isang video. Okay. So, manood na muna ng video at mamaya ipapaliwanag namin ang inyong pinanood. Diba? Opo. Thank you.
paumanhin, meron tayong problema sa ating papanoorin. Ngunit at aayusin namin ito, pero ngayon, ibibigay na muna ang inyong mga pagkain. Okay lang ba yun? Para habang nanonood kayo, meron kayong pagkain. Boy. Okay? Palauga na. Nawa niya. Talo. Bigan. Ipuso mo lang. Ipapaliwanag rin namin ito pagkatapos, okay? So, how to exit properly to your supplier in a building? So, first of all, we just need to check that the room is warm. If it's hot, you shouldn't exit. But if it's not hot, meaning there's no fire at the other side. But if you can exit a building, example, this building only has one door. So it's not safe to exit if there's fire on the other side. So you just need to go to the windows. You will not jump into the windows because that will be very unfortunate. You just need to get the attention of other people, wave a white cloth or something like that, to get the attention of other people so that they can rescue you. And after that, if there's no fire, then the other side of the door, you can exit. But please remember that if there's a smoke, a lot of smoke in the area, you should crawl, just like that. So that you can prevent any leakage from the air to that gases. So that it will not affect the respiratory system or not help you with your breathing. So right after that, if your clothes catches on fire, you just need to stop, drop, and go. You need to stop, drop, and go so that the fire will go out in your clothes.
And if you're wearing special clothes, this is like a jacket. And if it's or if it's on fire, you should take it down. So that's all. The thing that we should remember is exiting during a fire is we need to do very fast. And right after that, we're going to exit since we're assuming that there's no fire on the other side. And right after that, we should find the fire alarm. There's a fire alarm here, so that we can alarm other people if there is a fire. But we should also remember that we should take the fire alarm seriously, so that we will not disturb anyone when there's no real fire. So don't make it as a joke. And right after that, search for the exit. As you can see, there's an exit there and there's also an exit there. But before that, you should inform other people that there's a fire, especially if a fire alarm is not available. So you should go to the other rooms and knock on the door and scream, "There's a fire! There's a fire!" so that they can be informed and they can exit properly. And right after that, we're going to the exit. Since we're in the second floor, it is assumed that we will exit in the staircase. So this is the staircase. You can exit the staircase if there's no fire coming from the staircase, meaning there's no fire at the lower area. But if there's fire in the lower area, you just need to find another way out. Example, let's try this. Exit. You can see there are two available exits in this building. So if that part of the ground floor is on fire, you can always exit here. So you just need to remember those things so that we can exit the building properly. And right after that, go to the designated safety area where you can evacuate if there's a fire. That's all. Okay, so sa una nating video, pinakita natin kung paano tayo aalis sa isang building kapag merong sunog. So, unang-una, kapag merong sunog, pag may sunog sa isang kwarto, ang gagawin natin ay dapat tayo lumabas. Pero, paano natin malalaman kapag may sunog sa kabila ng pinto? Alam nyo ba yung metal na handle ng pinto? Oo. Kapag mainit yun, ibig sabihin, may apoy sa kabilang parte ng pinto. Kaya hindi kayo pwedeng umalis doon. Kapag, example, dalawa ang pinto ng classroom, pwede kayong umalis sa isang pintuan. Okay? Pero, example, yung pinto na yan, di ba, isa lang siya? At metal rin siya. So, ibig sabihin, kapag merong apoy sa kabila niyan, mararamdaman nyo na mainit ito. Tama? So, ang gagawin nyo, kapag na-trap kayo, kukuha kayo ng kahit anong tela. At iwawagayway ninyo ito sa may labas upang makita kayo ng ibang tao at para mailigtas kayo. Okay? So, ang sunod naman, kapag nakalabas na kayo, kapag nagkaroon na sunog ang inyong damit, ang gagawin nyo, mag-stop, drop, at roll kayo. Okay? Ang stop, drop, and roll ay gagawin ninyo upang maalis ang sunog sa inyong mga damit. Okay? Mamaya, ipapakita namin sa inyo ang isang video kung paano nga ba mag-stop, drop, and roll. So, kapag malaki na ang usok na nasa building,
dahil sa isang sunog, pwede na rin kayo dumapa. Dumapa. So, gaganto kayo. At kukuha kayo ng panyo na basa at ilalagay ninyo sa inyong ilong. Okay? At kung may fire alarm, pindutin ninyo ito at pagkatapos nito, sabihan ninyo ang ibang tao na may sunog para hindi sila mahuli sa balita. Kasi baka sila ay mamatay. At gumanap na kayo ng exit area at pumunta na kayo sa lugar na walang sunog. Okay? Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang isang video tungkol sa stop, drop, and roll. Drop,
Kapag nasunog ang inyong bahay, maaari kayong bigyan ng gobyerno
ng kabayaran. Okay? At kapag nasira ang inyong business, maaari rin kayong kumuha ng kabayaran at i-continue ang inyong business sa paraan ng pagkukuha ng mga mahalagang bagay, pagsimula ulit sa umpisa, at i-continue na ang inyong business. So, paano nga ba natin mami-minimize ang mga sakuna ay ang mga taong namamatay at ang mga damage sa ating mga ari-arian sa mga susunod na apoy? Kailangan lang natin tandaan ang ating mga itinaming mga itinuro sa inyo. Katulad ng stop, drop, and roll. At pagkatapos nito, pag ito ay inyong inalala, kayo ay magiging ligtas sa apoy. At pag kayo'y maging ligtas sa apoy, lahat tayo ay magiging masaya. Okay? May natutunan ba kayo? Opo! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat. Muli, ako si Kuya Gregan. Ako si Kuya Bon. Parang si Kuya Simon. At maraming salamat sa inyo. Huwag niyo kakalimutan, stop!